helmet dito mga pare ko eh. Kasi saka hindi naman sila hinuhuli ng enforcer. Ito yung SM Tanza. So kung na parod yun yung nag-viral dati no, na binaril na enforcer, dito yun. May mga pare ko yung nagtatanong sa comments no, sa mga previous vlog natin, paano daw mag-shift ng gear, kung paano daw paano daw yung timing no. So ang timing niyan is ano lang, papakiramdaman niyo lang yung makina niyo mga pare ko eh. Wala dito na sa kwarto na ako, hindi sagat na yan eh no. Mamaya pag may madaanan ako ano, pag nag-adjust ako. Ito lang siya, tingnan yung ano na swap line. Bago na tayo ng trip, so hindi tayo kailangan mabigit na no. Dito natin itatry, itatry natin dito. So pag bababa kayo, minor talaga kayo dyan ha, minor baba ng threat yan. So kita nyo smooth yung kanyang shift, shift downshift, di ba? Tapos pag bababa kayo sa door, ganun ulit. Ayan, papakiramdaman nyo muna. Yan, kanyari nasa dos na tayo. Pagtataas kayo ng gear sa, kasi sumisigaw yung makina eh, tulad yan. At basta ibalik nyo lang yung ano, balik nyo lang yung throttle nyo, huwag nyo lang ano, tapos minor kayo konti, tapos pass nyo yung track, tulad yan. Sa 4 naman train ng gear, yun, 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 umiyak nyo yung makina, yun. Itik lang yun sa mga pare ko yun. Kaya madali lang naman talaga siya. Napakiramdaman nyo lang yung makina, wala yan sa ano, specific na kailangan speed eh. Kasi ako dati, paniniwala ko dati, ano, ganun din, dapat 40 mag, pag 40, nangyari first gear, 20, second gear, 40, hindi ganun mga pare ko yun. Mali yun, kasi yung 40 para sa second gear is ano na yun, sobrang, ano na yun eh, nagigigil na yung makina na yun. Kaya, wala sa speed yung kahit na sa mababang RPM kaya pwede na kayo mag second gear. Ako hindi ko ginagawa yung pinapayas ng makina, hindi ko siya hinihintay na umaano eh. Nad, nga dito 4. Bababa tayo sa 3. Yun. Smoke lang. Tapos 2. Yun. Tapos na tayo. So lang specific na ano yun. Speed. Wala. Sa timing yun na hindi mo ano yung makina na hirap ano. Kaya minsan pag malakas yung nasa high RPM ka tapos bigla ka nag-shift, naaano yung makina mo eh, umiiyak eh, o kaya nabibigla eh, para sumusulpot siya pag ganyan ang mangyayari, para sumusulpot siya, kaya hindi siya, hindi maganda yung ganun. Ang habit nila yun, huwag nyo kayaan yung mga pare ko eh, kasi ako dati ganyan din ako eh. So para sa ano lang, gusto ko may ano lang, para share ko lang din sa inyo yung nalaman para sa ano ko, kasi ganun lang yun naman ako mag-share. Yan, nasa dos tayo, bawi yung ano, tapos diretso tres, yun. Yun, wala ka talaga maririnig doon na ano, lagatok. Wala ka maririnig na lagatok doon. Kasi nga, tumama yung ano mo, tama yung shift. Basta huwag ka lang talagang mag ano, pag nag pag-aangat ka. Kanyari, tingnan mo nasa 3 tayo pare ko yun. Huwag mo na tayo mag ano. Dapat wala tayong RPM yan. Di ba baba natin yung throttle? Babalik natin yung throttle. Tapos, 4. Yun. Ganun lang. Ganun lang mag-timing ng shift. Pag sa baba, pag pababa naman, ganun pa rin. Babalik mo to. Babawi mo yan ganun. Kasi pag nakaganyan ka tapos bigla kang nag-shift doon, downshift na no upshift, lalagotok yun pare ko kasi napipilitan siyang pumasok doon sa ano na hindi mo binalik to, hindi mo binalik yung throttle. Bago tayo makit dito ng pagas naman ako eh, kaya kung makita mo yung beach natin sa TV, marami-rami.
sobrang tigil dito, kayang-kaya na yung isang daan. Isang daan lang yung pinagas ko, Caribbean, bago kami akyat dito sa Cleveland Town. So, kanina nasa red yung level ng gauge ko, fuel gauge ko. Hindi nagkasabi na ako ng isang daan, tapos nakita na halos ano, kunti na lang mag-full tank siya. Abot yan ang uwi yan, kahit siguro hindi na ako mapagasabihin na pagdating sa bahay namin. Abot pa rin yan. Ganon katipid si Honda Way Bar 6 mga pare ko. 31 kilometers na lang.